Unboxing po tayo ngayon. Meron po akong na-receive na package galing sa aking mga kapatid. Ito po ang i-unbox natin. Hindi po ito bicycle parts or anything about cycling. Very interesting ang kanilang mga padala dito sa bahay. This one po, gawa ng kapatid ko na si Jed. Unahin na po natin ito. Let us remove the plastic and let's see what's inside. Ayos yung pagkakarap, ha? Secure na secure. Gumamit pa siya ng bubble wrapper. Alright. So, here it is. Ito po, no? As you can see, he sent me 5 bottles of this. Ang ganda ng pagkakapackage. Secure na secure. And, tingnan natin. Wow! Ito po yung product ng kapatid ko. This is a gourmet tahong from Putahe, Manila. Freshly made. Homemade, fresh, quality food. Bah, ayos ha. Talagang ano ha. Ganda ng pagkaka-package ha. Tsaka secure na secure ha. So, mapapanatili yung freshness ng product. Yun. Ayun, buksan na. Sealed na sealed. Yes. Okay. Bango. Ganda ng color. Let us try. Ito po yung tahong. Bro. Jed. Sarap. The best. I-prepare namin ito sa pasta today lunch. No need to put other seasoning, just add salt sa pasta water and you're good to go. Nasa sa inyo na lang kung gusto niyo pong anghangan, pero this one is ready to eat. Good to go. Pair it with pasta, lagay niyo sa soup, lagay niyo sa rice, pair with toasted bread, name it. Any carbs will do and this will work. Masarap po siya. Magaling. Sigurado po ako guys, magugustuhan nyo to. Again, I'll put the link at the description box. Ito siya, Gourmet Manila. Try to order po, PM nyo lang siya or mag-message lang po kayo. Subukan nyo po, magugustuhan nyo to. Jed, thank you, ah. Now, ito namang isa. Homemade and special din. Padala naman ito nung kapatid ko na si Bing, si Harvey. And ito, sabi niya sa akin, nakakita raw siya ng sariwang alimasag. Isa yun sa number one na para mapasarap natin yung niluluto natin, dapat magsisimula sa ingredients pa lang, eh, sigurado ka na at fresh na fresh na. So, let's try this. Hindi ko nasasabihin kung ano yung nilagay niya, pero pang tortang alimasag po ito. Gagawin ko dito, I'll just add egg, salt, pepper para sa egg. Sigurado po ako na this filling is ready to eat. Grabe. Sarap. Again, gaya ng sinabi ko, as expected, fresh yung alimasag. Sigurado din ako na hindi ito yung nabibiling himay. Sigurado ako na binili ito at hinimay nung kapatid ko. Bing, salamat sa pinadala mo. The last time kasi na nagpadala ka, ako lang halos yung kumain. Natikman nila sa, tsaka ni Jude, tsaka ni ate mo. Pero kumbaga, minayat mayaw kasi. Ito mismo, minsan hindi ko na tinotorta.
ito na mismo lalagay ko sa mainit. Iinit ko lang siya sandali, tapos lalagay ko sa mainit na kanin. Panalo na. Sarap. Tara ito. Sigurado ako magugustuhan ito ni ate mo. Mahilig yung sa seafood. Mga ganito ang hinahanap nun. Jed, Bing, salamat sa inyo. Okay guys, sige po. Lulutuin natin to, papakita ko po sa inyo. At yun ang magiging lunch po natin. Sige po. Okay, lutuin na natin. Na natin guys. Okay, I did use a non-stick pan para siguradong hindi siya titikin. Ito lang gagawin natin. Oh! Oh, sorry! Some spills. Then, yan. Good. Ganda ng crust. Ang ganda ng texture. Lulutuin na lang natin yung kabilang side. Then, we're okay. Now we do the pasta. Is very delicate, very soft, pero full of flavor. You can taste the ocean. There's the saltiness and the brininess and the seafood flavor. Now, then we toss. You see? As long as you salt the pasta, hindi mo na kailangan itagan ng seasoning. Talagyan na lang natin ng fresh parsley ito. If you want, you can add some parmesan cheese or some chilies para kung gusto nyo mas maanghang. And this is okay. It's finished. Now I'm going to make a plate. Tahon in fettuccine at syempre yung ating tortang alimasar. Jed, Bing, thank you.
look